Kinakamusta nyo ako? Eto ayos lang naman. Hanggang ngayon ay tinatama ang maling nakaraan. Patawad nga pala sa lahat ng nasaktan at nasugatan ng mga salita kong maanghang. Pero mag-aayos, siguro wag na lang. Kung gusto nyo ng plastikan, wag ako, iba na lang. Ngayon binibigyan ng tiwala, bilang na lang. Malamang baka madali na naman ng alamang. Kaibigang tumalikod, tinuring na kapatid. Kinalimutang inalalayan ko siya sa pagtawid. Hindi mo dapat nagawin na sirain ng palihim ang taong nagturo sa'yo ng liwanag sa dilim. Kasama mo ng matagal, nagawa mong kagating. Ganon ang ahas pagbutong kahit sino tutuklawin. At sa mga nagtatyaga upang ako'y pabagsakin, bilib ako kahit papano, sinubukan nyo pa rin. Pero ito lang po ang napapasalamat ako sa ginawa ni Francis. He did that humanitarian, nakita ko siya doon. Pero after what's happening now, nawala yung admiration ko sa taong ito. Natunaw. Parang yelo. Kaya nag-i-struggle ako hanggang ngayon. Totoo ba yung taong minahal ko? Siya ba yung taong nakita ko sa ano na nakikipag-usap ako, hinihingan ako ng bangko, ng pera, lahat-lahat, ng ganyan? Siya ba yung taong na to nagagatas, pati ako isasali? Yan lang po ang tangi kong panawagan sa inyo. As an American citizen, let's unite and help other people instead. Huwag tayong magsiraan dito. We're only a small community. We are already being targeted here in the United States as an Asian American. Because you know naman, most of Asian American here are very successful people because we work hard. Does our labor be placed in the right proper place? Sa ating mga kapatid sa Pilipinas, kung tutulong tayo sa tama. Doon lang po ako mananawagan. And to all OFW, please, mag-isip naman kayo. Pamilya nyo, isipin nyo. Huwag itong taong ito. Apparently, they abandon us. Inabandon na nila tayo. Pera ang tumatakbo sa ulo nila. Hindi kapwa-tao. Yun ang katotohanan doon. Ako, I always have God with me. Everywhere I go, whether in the different meeting, I go to Norway, I go to Germany, I go to whatever country I go to, I carry my Lord in the name of Filipino American. Do you understand that? Na pag sinabi Pilipino ka, oh, you're Filipino? Well, I love you guys. You guys work so hard. I will hire you in the heartbeat before anyone else. That should be in your mind. Kahit hindi ka pa marunong masyado, pero dahil sinabing Pilipino ka, you're smart and kind people and work hard. I will hire you in the heartbeat and I will pay you more. Dahil you work 5 people and in one. Yan ang katotohanan. Yan dapat ang ilagay nyo sa kakote nyo. How proud we are. Nakilala tayo sa ganyan. Pero dapat din maging matalino din tayo na hindi tayo nagpapagamit sa masasamang bagay na ganito. At hindi tayo nabubola ng ganito. Na napakatalino natin. Pero lagi na lang puso, admiration, inggit ang dumadaan sa atin. It's healthy to be competing. It's fine. But when you are toxic as in the company, you cheat, that is not good. And Ate Rosalina, I am so sorry that you're going through the buzzer, going through a lot. See, me, when somebody do that to me, I ignore them because you know me. I know myself. I ignore them. You know why?
you don't know nothing about me. And not only that, I don't owe them anything, even one penny. Sila, otherwise, pinalamon ko. Yan ang katotohanan dyan. At nanloloko sila ng tao. See, what one thing you guys don't know is, I test people. Tinitest ko po ang mga tao. Ang karamihan naliligaw. Konting piranggot ng pera, kaya na nilang ibenta ang honor nila. You guys need to think about that. So, good night po. I love you guys. Please, stay strong. And be real. Salamat po, Nay. Salamat po sa inyo pong mga pangaral. Ayun, umabani si Nanay. Salamat po. Kalma lang po kayo at ano, eh, mahaba-haba pa itong laban natin na ito. Ate Nisiosa. Mahinga ka lang, Ebing, ha? Thank you po, Ate Nisiosa, sa inyo pong pag-join sa ating membership. Kanina, 10 tayo dito, naubos sila. Nagbabaan, nantok na siguro sa kaya na inyo. Si Inay Mary Ann din, may lakad bukas yan, maaga bukas yan. Maraming techie boss ninyo. Ah, may kadecha ngayon. Laman-laman yan. Ayan. May tanong dito si NB Solo. Sabi niya, sana lahat dito ay totoo, hindi nanloloko. Lahat dito totoo. Si Kulaong lang naman yung nanloloko eh. Kami po niloko dito. Oo nga po. Kaya kami po ay nagsasalita. Hindi ho kami pwede magsalita nang hindi ginagawa sa amin ang panloloko. Si Kuya Ronald ba nandiyan pa? Gusto yata umakit ni Kuya Ronald. Ayan po yung hagdan. Nakakabuisit yung ano nila, Kuya Daking. Sana? Grabe yung strategy nila. Kasi ako, ito nakikita ko. Mambabanat ng mga small YouTuber, ng mga supporter para malihis yung issue na yung ginagawa natin, yung talagang pinaka-punto natin. So, mapupunta doon. Di ba, kita nyo naman kung gaano magsalita si Victoria ngayon. Kila Nanay Rosalina, kay Nanay Ebing. So, ngayon yung damdamin ng tao, ginagamit nga nila, mapupunta doon yung issue. Sa halip na, nakatutok lang tayo kay Kulaong sa paglalahad ng kanyang mga katarantaduhan. Yun ang kanilang diversionary tactics. Pero ako dito sa akin channel, malabo kung malihis. Talagang kung Kulaong, Kulaong lang ako. Kulaong forever. Saka ako, hindi ko rin pinapatulan yung mga ganun. Although masakit sa tenga. Napanood ko nga si Victoria kanina, hindi ako tumagal sa... Hindi talaga ako tumagal doon sa sinasabi niya. Hindi ko... Alam mo ba yung... Ewan ko, basta hindi ko kayang tagalan yung mga sinasabi niya. Yung binabanatan niya si Miss Rosalina Trainer ba yan? Eh, sabi ko, ano ba naman klase ito si Miss Victoria? Ba't sumobra naman ang pagiging ano nito? Hindi na kaya nag-iisip to. Ano ba yung ganun? Kaya hindi maganda yung naewan ko sa kanila. Kaya nga po ako yung nagsasalita. Kaya nga Kuya Spencer, pag ako nagsasalita, ang sinasabi ko lang, yung mismong naranasan ko. Kasi talagang naranasan ko yun. Talagang hindi ko lang nga pinakikialam may issue sa ibang tao kasi alam ko ganun din yun. Eh. Pero kaya ko lagi sinasabi, sabi ko nga, yung mga sinasabi sa akin ni Victoria, no, talagang grabe yun. Alam mo yung sabi ko nga na nakadikit talaga yung pangalan ni Kulaong sa katawan ko eh, kasi kahit saan naman talaga ako magpunta eh. Diba? Ang hindi ko, sabi ko nga, puta nga na, ang hindi ko maano talaga dyan, alam mo hindi ko talaga malimutan dyan. Kaya nga sabi ko, dumating ako sa punto ng buhay ko na nagsisisi ako. Alam mo, nung basta nung December na yon, talagang halos namamalimos na ako. Kasi wala na akong tinarabaho noon eh. Kasi sabi nila, doon ako magtrabaho. Eh, kung meron lang ako, putahe na, bakit ba naman hindi? Eh, kaya nga lang, huwag ka na, dito ka na lang sa akin. No? Magtrabaho ka, ganyan-ganyan, may regular ka pa. So wala ako iba naging trabaho noon. Kaya umaga, tanghali, hapon, madaling araw. Tapos dumating yung Pasko, bagong taon. Pagagamot ni nanay ko, kahit bali lang, yung mga anak ko, nalalagnat na kasi natatakot na ako. Kasi siyempre, hindi ko alam gagawin ko. Wala akong mapagkunan. Eh, hirap nga ng buhay dito sa Pilipinas.
Ganun-ganun na lang. Tapos bibiglain nila ako na kung ano nang sasabihin sa akin. Hindi ko talaga matanggap. Ikamamatay ko yan. Kaya mga grabe yung ano. Parang sakit no? Kaya, okay lang nung hindi ako pinasahod eh. Pero nung sinabi nga na alam ko na hindi ko na makukuha yung sahod. Parang sige na, agwat na ako. Tatrabaho na lang ulit ako ng ginagawa ko dati. Nung umalis ako ng tahimik, eh, puta, binabakbakan naman ako. Yan naman. Doon ako ano eh. Doon ako medyo, ano pa ba? Ano pa bang gusto ninyo? Hindi na nga ako nagsasalita. Hindi na ako nagsasalita. Pero may mga tao dyan na talagang, ito, sasabihin ko na talaga, ako may mga kaibigan pa rin dyan. Andyan pa rin sila. Pero, ano na, alam ko namang gising na kayo, kaya lang hindi kayo makaalis pa dyan. Alam ko may mga may inihintay kayo na timing pa. Huwag na kayong mantay ng timing, mga kapatid. Alam ko naman, at ito, ako na magsasabi, JC, patid, hayaan mo na yung inihintay mo dyan. Ayun, umakit nga si JC kanina, kaya lang, ano siya, device not connected. Kinachat ko naman siya, hindi naman siya, ano. Siya yung sinasabi ko ni Mary, ano. Si JC, ano yan? Alam niyo po, marami din nagagalit si JC dito at saka doon sa kabila kasi po yung batang yan, neutral yan. Kasi yan, napakarami niyang alam. Pero yan po ay may isang malaking dahilan kung bakit hindi muna siya umaalis dyan. Meron po yung malaking dahilan at yun naman po yung karapatan niya. Yan po yung batang yan, napakabait ng Brown Squad ng mga yan. So, alam na po natin. Lahat naman po, eh, kahit nga yung mga 14 vloggers na yan, kung kita niyo kung paano dumipensa, ganun din yung mga batang yan. Ang matindi pa sa mga yan, talaga nakikita nila sitwasyon kasi nandito sila sa Pilipinas. Pero ako'y nananawagan sa mga kaibigan ko dyan. Uunahin ko si Parin JC. Talagang, alam mo, mahal na mahal ako yan. Alam mo noong, kaya ko naramdaman yan. Kasi alam ni JC lahat ang istorya na yan. Hindi ako nagtampo dyan kahit hindi siya umiimik. Basta sabi ko, pare, huwag ka nang umiimik kasi ayoko madamay ka. Nung binabakbak na ako palagi na ayun nga, tungkol dyan sa panghihingi ko daw, putangin na. Eh, nangyayari pa. May mga pinakit pa silang mami, mga nagpadala daw, sabi ko. Ha? Eh, di ganito na lang ang gawin natin. Yung doon sa mga mamis na nagsasabi na naloko sila o ano, sila naman po ako sa nagbigay. Isa pa, binili po natin ang wheelchair yan. Kung gusto niyo po, ganito po ang gawin natin para maging quits-quits lang. Ibabalik ko na lang po yung perang ipinadala nyo para doon sa mga wheelchair natin. Kasi yan ang sinasabi, kaya daw hindi ako pinadalhan, binayaran, kasi may mga natatanggap daw po ako. Yung mga pambili nga ng donation yun eh. Ano agawin natin sa PWD yun, sa mga batang may sakit yun? Babalik ko po sa inyo yan. Kaya lang, bayaran ako ni Kulao. Kasi yan ang sinasabi nila, kaya hindi ako pinasweldo eh. Diba? Pinabaya ko na nga po yung pera na yan. Pero yung makarinig po ako ng mga masasakit na salita, kaya nga ako andito ba? Andito ulit. Ito yung tagal ko nawala, hindi ako umiimik dyan. Wala ako kahit sinong vlogger na sumamaloob ko na may sinabi sa akin masama. Alam nyo kung bakit? Kitang-kita nyo kung paano magmanipula na yung mga taong yan. At tama ang dalangin ko sa Diyos. May isang tao magsasalita, si Nemery, ano yung napanaginipan ko na yon, na maraming magigising. Pinagdasal ko lagi yan. Nangyari na nga yan. Kaya mga kapatid, please, alam nyo naman, alam ko namang alam nyo ang katotohanan eh. May malaki kayong dahilan dyan, pero nasa sa inyo yan. Pero alam ko mahal nyo kami. Nasa neutral kayo. Kapatid, ito na. Kahit hindi ka magsalita muna, sa nalalaman mo lahat, pero alam ko, JC, alam ko sitwasyon mo. Kung bakit hindi ka makaalis agad. Mahal ka namin. Wala akong nakitang inargabyado mong tao. Bakit nga siya kanina? Kaya lang device not connected eh. What's up mga tropa peeps?